Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon, Usapang Politika, dito sa Facebook Live at mamaya sa YouTube. Pasensya na po, medyo bedroom voice ang boses ko ngayon kasi meron pa rin po akong asthma. Pero pinipili ko pong magsalita. Hindi naman ho, umiinom na ako ng gamot actually. So kailangan lang ng pahinga. Kailangan lang ng mag-inom nitong mga gamot o mag-take nitong mga medicine o yung mga pa. Panahon na naman kasi grabe. Yung init at ulan. Yung init-init, ang banas-banas, tapos biglang umuulan. Talagang yan, panahon talaga yan na paborito ko. Nung time nga na hindi pa ako nakaka-discover yung mga gamot na binigay sa akin ng doktor. Talagang grabe, madala. Isang buwan akong isarapin buhay ko. Pero ngayon, anyway, pag-usapan natin ang, well, konektado to dito sa galawan sa Kongreso at sa Vice President. Pero ako kasi gusto kong tutukan yung isang angulo. Usapang Gloria, Sara at Aimee. Ayan, natatakpan ko si Vice President Sara. Kasi, kung matatandaan nyo recently, si Pangulong, dating Pangulo, dating Speaker, at dating Senior Deputy Speaker, puro dati na si Gloria Macapagal Arroyo, ay na-demote. Mula Senior Deputy Speaker, siya ay i-demote, ginawa na lang siyang Deputy Speaker. So siyempre, magtatanong tayo kasi ang posisyon po ng Senior Deputy Speaker, actually parang palamutian eh. That is more of symbolic. It's more of kumbaga sa ano, eh, decorative. Pero yun na nga, parang symbolic lang naman, ceremonial lang, eh, bababa ka pa, alisan ka pa ng pwesto. So, magtataka, ano bang meron? Nag-away ba si Speaker Romualdez at saka si Senior Deputy Speaker Arroyo? Ay, pareho lang naman silang miyembro ng lakas, CMD, hindi ba? Magkaaliado sila. So, kasi magtataka ka, there must have been something that has happened na hindi natin alam until biglang lumabas yung mga kwento na sunod-sunod na naglalabasan yung mga statements of loyalty ng mga partido na kasali sa dominant koalisyon sa supermajority sa Congress, sa House. At doon ay naglabasan na sila, dedicated pa rin kay, supportive pa rin sila kay Speaker Romualdez. At may mga naglalabasan ng mga agam-agam, mga kwento na meron kasi galawan ng parang kudeta daw laban kay parang alam mo naman sa politika natin, kung minsan hindi mo kailangan sabihin kung ano yung dahilan, babasahin mo lang sa mga denial, sa mga explanations, sa mga statement of loyalties. So daw mo mababasa na parang, teka, may nangyari siguro. And then lumabas ngayon si dating Pangulong Arroyo at sinabi niya na nami-misconstrue lang yung ginawa niya. Wala siyang balak na So, biglang makukonect mo. Although, ito lahat ito sa pantahan lang natin. Ito ay, wala akong pasihan ito. Ito ay analysis ko lang ng mga pangyayari. Na may connection siguro yung di umano ay balak, di umano ha, allegedly, na balak na patalsikin si Speaker Romualdez na maaring imbuelto o kasama dito si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaya siya ibinaba sa pwesto. Mula senior deputy, ginawa na lang deputy. So hindi mo alam kung ano yung nauna eh. Nauna ba yung usapan tungkol sa kudeta? Kaya siya ibinaba? O kaya nagkakaroon ng kudeta na usapan dahil ibinaba siya? So hindi may ibang dahilan ng pagbaba. Yan ang hindi natin alam. That is something that we can only surmise. Mas lalong naging magulo o naging interesting ang plot nang biglang days after, immediately, well, day lang ata, biglang nag-resign ang Vice Presidente Sara Duterte sa lakas. At ang sabi niya, cryptic, ayaw niya masali sa mga political toxicity. Gusto niya magsilbi sa bayan. So malinaw dito na may ugnayan kasi si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Arroyo at saka si Vice Presidente Duterte ay close.
In fact, after nung mag-resign siya, si Vice President Duterte nakita sa isang event nakasama si dating Presidente Gloria Arroyo. At yung tone no, nung pagsasabi ni Vice Presidente Duterte ay parang in protest yung kanyang pag-resign. Na merong tono na parang ayaw niyang masali sa politika, ang politika madumi. It's not the exact words, but that is the implication. So parang ano to, di ba? Now, bakit yung sinasama si Senator Amy sa usapan? Ito kasi, itong tatlong babaeng ito, may history na kasi ito na nagsama-sama before. And the history of their alliance became apparent when nawala sa pwesto si Senate Speaker Pantaleon Alvarez, kung matatandaan niyo. Pinalitan si Pantaleon Alvarez ni dating speaker, dating deputy speaker, senior deputy speaker Gloria Arroyo. So, malinaw doon na iyon ay lumabas sa balita na itong tatlong politicians na ito, female politicians, ang may kagagawan. So ngayon, parang pumapasok na ano to, meron na naman bang, is this a repeat of the Pantaleon Alvarez episode where there was an attempt? Now, in the past kasi naging successful yung attempt. Well, yun ang pangamba ng iba. Yun ang sinasabi na maaring nangyari. Pero si Senator Amy kasi, dati parang wala naman siya doon sa usapan itong kaguluhan sa House. Unang-una nasa Senate siya, di ba? Hindi naman siya kasali doon. Pero ito naman kasi Senator Amy, iba naman yung kanyang anggulo ng kontrobersiya ngayon. Eh. Kasi napaka-associated sa kanya ng ibang mga vloggers na medyo critical kay Lisa, ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Right? At yung mga paglalabas ng mga intriga di umano na tungkol sa ang dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez ay nasa Malacanang na, connected sa Malacanang. So na-associate yun, maaaring hindi directly kay Senator Amy, kundi sa mga tao na associated sa kanya, kasama na nga doon si Director Daryl Yap. So, napiperceive ng mga Marcos loyalists na Senator Amy is more aligned with Sara Duterte and Gloria Arroyo, who are her friends, and they have a history of plotting the umano than to her brother. So, yun yung, and ang lalo pang nagpa-complicate ngayon, nagpa-init ang issue, ay nagkaroon ng pag-uusap, nakita pa sa, pinost pa sa social media, si Vice President Duterte at saka si Senator Amy Marcos. Of course, itong tatlong ito ay magkakaibigan naman talaga. Alam naman natin yan. And so, ang point dito, dapat tingnan natin, ano ba ang relevance nito sa ating nangyayari sa bayan? Ako, ito ngayon ang aking paghuhusga. Sa tingin ko, parte na politika ng ating bansa ang ganyang mga ingay. May mga kumikilos na kasi. Ang eleksyon na midterm ay 2025, ang eleksyon ng magka-presidente 2028. Sa ating mga mortal na mamamayan, walang ambisyong politika, napakatagal yan. Pero sa mga politiko, may mga kumikilos na dyan. Meron na mga nag-iiringan. Kasi ang midterms, parang bukas na lang yan. Okay? Kailangan magsimula ng paghahanda. So maaaring may mga pagkikilos na. At itong mga nangyarang ito, mga bunga lang ito, reaction lang ito sa mga pagkilos na hindi natin alam. Hindi naman masama sa politika yan eh. Natutulang, demokrasya yan eh. Ang interesting kasi dito, anong ugnay nito sa Pangulong Marcos? Kasi si Pangulong Marcos hindi member ng Lakas CMB. Itong tatlong alin na ito, puro to kaalyado ni Pangulong Marcos. Bagamat si Senator Amy has been in public often contradicting you know her brother's policy directives and policy statements and policy preferences. Hindi sila nagkasundo sa ano, for example sa mga yung sa Maharlika Fund, for example meron silang hindi pinagkakasunduan ng mga policy preferences. So nakikita na para bang and Amy Marcos is being painted as someone that is not close to the First Lady. So may mga ganung klase ng chismis. So
Ang tanong, ano bang epekto nito sa ating bansa? Ako, ang simple ng analysis ko dyan, wala. Parte yan ng politika. Ang importante lang sa ngayon, huwag maapektuhan ang kanilang mga trabaho. Mainam ngayon na nagtatalo-talo sila para maalam natin may demokrasya sa bansa. Mainam ngayon na hindi kontrolado ng Pangulo ang lahat ng tao sa House para hindi siya papagbintangan, siya uli ay diktador. May diktador bang ganyan? Yung mga natatakot noong panahon na magkakaroon tayo ng authoritarianismo, authoritarianismo, ay mukhang wala, mukhang semplang. Kasi anong authoritarianismo yan? Nagkakagulo-gulo nga ang mga kaalyado niya sa House. Diba? Paano masasabing diktador ang Pangulong Marcos at kapatid nga niya hindi niya mapagsabihan? Di ba? So sa akin, hayaan natin sila. Matatanda na yung mga yan. Basta ba ang ginagawa nila, ang trabaho nila, maayos, nakakapasa sila ng mga batas, natutulungan nila ang bayan, napapagaan nila ang bigat na dinadala natin at pinapasan, wala sa akong problema yan. It is something that is a part of politics. Philippine politics has always been like this. And what is even making it more difficult is we don't have established party systems. Yung madali ka lang mag-resign sa partido, parang ang dali-dali mong mag-umalis, di ba? Kasi wala kang ideological attachment. Parang ano mo lang yan, bangkang sinasakyan during the election. Idadaong mo, support, patapos lilipat ka naman sa ibang bangka. Di ba? Parang, o damit na pwedeng palitan pag hindi mo na gusto. Sira na. So ganyan po ang politika. Nakalulungkot pero ganyan. Ang akin lang, gawin nila yan, may ambisyon sila. Lahat naman ng mga politiko, wala namang politiko, wala ambisyon eh. Kaya ngayon nasa politika eh. Kaya yung nagsasabi na wala akong ambisyon. Ay nako, maniwala kayo. Kaya ka dyan. At ang sabi ng iba, personalan lang daw ito. Jealousy lang ito. Eh, alam mo naman, pag mga politiko lang pe-personalan, politika na. Ah. So sa akin lang, at sana yun ang dasal natin sa ang dasal ng bayan, ay huwag naman maapektuhan ang mga trabaho. Mag-deliver pa rin sila ng kanilang mga trabaho kung saan sila binabayaran ng ating mga buwis. Andun na ako, magbangayan kayo, magisirusan kayo, mag-position kayo sa inyong mga usong maging mag-positioning na kayo ngayon para maihanda ninyo ang pagpapo nyo sa susunod na eleksyon. Yung mga sama ng politiko yan eh. That is the nature of the beast. Di ba? Magtataka pa kayo. Sa ordinaryong pamilya nga may politikahan. Sa ordinaryong magkakaibigan may power play. Eh, dyan pa kaya sa Kongreso. Eh, talagang political domain yan. Sa Kongreso, sa Malacanang, sa Senado, sa House of Representatives. You know, it is the nature of the beast. It's part of the profession. Ang importante, gawin nila ang trabaho. At ang blessing na lang natin dito, number one, ang Pangulong Marcos apparently is above the fray. Pilit siyang inuugnay ng mga kritiko niya. Sa tingin ko, wala. Ang kinalaman dito si PBB. At mabuti yun. Para makita talaga natin may independence ang Congress sa, ano, sa, executive branch. Para hindi tayo masabing tayo ay diktadura. Para manahimik na yung mga nagsasabi ng Marcos yan sa pagiging diktador yan. Ang ano kasi dito, ito, epekto din kasi ito ng sakna, ang presidente natin ay hindi nagpapare-elect. Diba? One single term lang. Kaya ang presidente, pag isang single term ka lang, ang paplanuhin na ngayon ng mga politiko, paano, sinong papalit sa'yo? Ganun pa lang kaaga pinag-uusapan na yan, nasa isip na yan ng mga tao. Kasi it's hard to run for the presidency. You have to plan long time. Paggagawa, you know, kakalap ka ng resources, magsisement ka ng alliances. Eh di kailangan planuhin na yan kasi sa 2028 talagang bangayan na yan. And my prediction, my fearless forecast is that ang labanan ay hindi sa pagitan ng super majority at saka ng oposisyon. Ang oposisyon wala na. Ang labanan ay nasa loob, ang mga maglalaban-laban nasa loob ng super majority. It's going to be a family brawl. It's going to be an in-house melee. Labanan yan sa loob. At kung siguro maaaring magbago ang hihip, baka makipag-alyansa ang oposisyon sa mga disgruntled na member ng supermajority. Yan ang mangyayari. May realignments na mangyayari. Pero ang realignments na ito, ang interesting dito, ito mga nagbabangayan lahat. Kung mapapansin mo, lahat sila supportive kay Pangulong Marcos. Lahat sila supportive, di ba, sa gobyerno. So yun yung bangayan dito. Politika yan. Pero
as to their support to the government. This is not the government versus them. It is individual ambitions, individual people, individual politicians fighting it out. Okay? Yan po ang aking kwento. At binigyan ko lang ng ibang angle. So, sige po. Medyo nahapon ako magsalita. Pasensya na po. Hindi ko na patatagalin. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP Serve the People, at sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan na gusto niyo mga puso at nakapagpabago ko ng mga pananim sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart and purpose. Hindi po. Kita-kita ulit tayo. Sa Miyerkules, ito naman. So, Tonton Contreras, lagi nagsasabi sa inyo, mag-ingat kayo. Ako hindi po ito COVID. Asma. Uso kasi sipon ngayon. Kaya sinisipon, yung anak ko sinisipon, lahat na sinisipon sa bahay. Ay, nako. Health is wealth talaga. See you Wednesday. Yung pinaming mahal, Animo Lasal. Bye for now.